magandang araw sa inyo, Double P, at sa lahat ng ating mga taga-panood dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija at saan mang panig ng mundo. So, Double P, nandito tayo ngayon sa boundary ng Gapan City, Nueva Ecija at ng San Miguel, Bulacan, kung saan Double P ay mahigpit pa rin ang mga checkpoints sa mga borders. Isa nga dito sa Gapan City at sa boundary nga ng San Miguel, Bulacan, kung saan Double P ay kahit nasa ilalim tayo na mga talagang mahigpit ang pagbabantay ng ating mga kapulisan. Ito ay alinsunod sa atas ng Nueva Ecija Interagency Task Force sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng positibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa programang Usapang Malasakit sa Lipunan kahapon, September 10, 2020, ay sinabi ni Governor Oye na patuloy pa rin ang paghihigpit sa mga checkpoints papasok ng lalawigan at malaki anyang ibinaba ng COVID-19 positive patients dahil dito. Kanina ay ating nakausap si Police Captain Wilson Camayong, Platoon Leader ng 1st Platoon PMFC NEPO, katuwang nila anya sa pagbabantay dito ang Gapan City Police Station at City Health Representative. Maliban kasi sa paghingi ng health certificate at travel authority sa mga pumapasok sa lalawigan, ay mahigpit din ang pag-monitor o pinamomonitor ng City IATF na masusunod ng mga residente ng Gapan City na uuwi sa kanilang tahanan galing Manila o sa labas ng Nueva Ecija ang 14 days quarantine. Specifically ma'am, sa mga resident ng Gapan City, ang protocol po natin dyan is pagdating nila dito sa ating checkpoint, hinahanapan natin sila ng mga essential documents. Ito yung mga medical certificates and that of secondly the travel authority. At sa pagkatapos nun, i-refer po namin sila sa City Health Representative para sila po ang magbigay ng description kung papayagan sila makapasok sa Japan. Kasi may sinisunod po kami na protocols na nanggaling mismo sa city government ng City of Japan. Yes, at sa naging padayam naman ng balitang unang sigaw kay Colonel Marvin Jose Saro, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office kahapon, ay sinabi nitong mayroong 12 fixed quarantine border control points na binabantayan ng ating mga kapulisan 24 oras dito sa probinsya. Ayon kay Colonel Saro, lahat ng mga pumapasok sa lalawigan ay hinahanapan nila ng health clearance. At kapag not approved or not authorized or unauthorized person outside residence, ay hinahanapan naman nila ng travel pass. Ayon pong travel pass po ay pwede pong issue ng isang munisipyo at sa mga police station. At yun nga po, bago rin po bigyan ay nakalagay po doon yung purpose of travel at yung kanyang medical certificate. Bukod po doon, kailangan pong mag-undergo rin sila ng triage o po yung pagkuha po ng ating contact rate. Ayun pong travel pass. At maging ang mga nagde-deliver nga Double P ng mga essentials tulad ng mga pagkain, gamot at mga produktong pang-agrikultura ay hinahanapan din nila ng travel authority at lahat naman daw ay nakakapag-comply. So maliban sa 12 quarantine border control points ay mayroon ding checkpoints per cities and municipalities para sa counter-check o masiguro at masala ang mga pumapasok sa probinsya. Mahigpit pa rin Double P ang kanilang pagmomonitor sa mga magkaangkas sa motor kung saan ang mga mag-asawa lamang ang pinapayagan. Sa tricycle naman ay dapat daw ay isa lang din ang sakay sa loob. Double P? Oh yes, Jovi, no, talagang dyan, actually dyan sa boundary na yan, meron rin finifill upan, di ba? Just in case, kunwari, kung wala kang travel authority, ano mangyayari? Double P, kapag wala kang travel authority ay hindi ka papapasukin dito. So napaka-importante talaga na meron tayong dalang travel authority
at saka meron tayong health certificate. Kapag daw wala ito, double P ay pinapabalik sila or hindi sila pinapapasok. Ngayon, double P kapag naman meron ka travel authority at meron ka ring health certificate, meron tayo ditong pinifill upan na contract tracing form kung saan inilalagay ang pangalan, ang plate number, at ang iba pang detalye ng mga taong pumapasok dito sa ating lalawigan. So, pag pinilipan mo yung contact tracing form, pero kailangan meron kang travel authority at saka parang medical certificate. Ganon, dapat. Yes, double P. Dapat ay meron tayong mga kumpleto tayo sa dokumento. Kapag naman ikaw ay isang empleyado dito sa lalawigan, ang hinahanap sa'yo ay Certificate of Employment or ID Company. Or po pwede rin naman daw double P, meron din ini-issue ang mga kumpanya na mga health certificate din ng kanilang mga empleyado na maaaring ipakita dito para makapasok. Yan, kahit saan ka galing na lupalop ng Metro Manila o kaya kahit sa malayo, basta pag wala kang mga papeles na yan, U-turn ka at balik ka sa pinanggalingan mo. Parang ganon. Yes, double P. At isa nga yan, isa ipinalala din ni Governor Oy Umali kahapon sa kanyang usapang malasakit sa lipunan, na kung saan sinasabi niya na paalala sa ating mga kababayan na talagang kailangan may kompleto tayo ng mga dokumento bago tayo makapasok dito sa lalawigan. Kaya naman dapat ready tayo sa mga documents na yan para nang sa ganun ay hindi na tayo maabala pa kung saan man tayo pupunta. At naniniwala naman ako dyan kasi nangyari rin sa akin yan. Pumasok ako, hiningyan talaga ako ng dokumento at pinakita ko. Tapos nag-fill up pa ako ng contact tracing form. At nawala na rin yung mga traffic dyan, di ba? Maayos na yung patakbo nila, ginigilid ng sasakyan. Tapos nag-fill up sila, may tent, di ba? Na parang pinifill upan dyan. Yes, double P, meron ditong tent. Katuwa nga nila din itong city police station at saka itong health representative nila para nang sa ganun ay maipa-fill up sa kanila itong mga papel na kailangan nilang fill upan for contact tracing nga. At kung ikaw ay taga Gapan City, ikaw ay kinakailangan na makipag-ugnayan din sa kanila mga health officer nang sa ganun kapag ikaw ay nalaman na nanggaling ka sa Manila or nanggaling ka sa malayong lugar, ay kinakailangan daw double P pag ikaw ay taga Gapan City. Dapat tapusin mo ang 14 days quarantine. Wow, talagang ganun ha. At stricto pa rin at lahat yan. Siyempre naman, ang ating borders dito sa Nueva Ecija ay talagang ini-strictuhan. Gawa rin naman sa mga patakaran na gustong ma-implementa ng ating Governor Oy Umali, no? Para dyan sa pag-magiging safety dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyo, Jovi. Yes, double P, mula dito sa Gapan City, ako po si Jovelyn Astrero, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.